Good morning, everyone. Ito po, nandito ako ngayon sa Aray. Dito ako ngayon sa, ano yan, sa Exhibition Center. Another swab test po. Ito swab test po dito ngayon. Another sundot sa ilong. Ganito po karami dito araw-araw yung mga nagpapa swab at saka nagpapa vaccine po. Nasa kabilang building yung vaccination, tapos doon naman sa kabilang building yung swab test. Ayan guys. Dito sa dito kasi talagang sundin natin yung protocol nila. Pag sinabi sa iyo na magpa-swab test ka, magpa-swab test ka. Ayan po. Ayan yung Bahrain. Dami sasakyan ano. Nihintay ko lang yung dalawa kasi yung isa yung vaccination niya kasi dapat kahapon. Hindi sarado yung center kaya ngayon niya ginawa. Ayan po. Ganun karami yung sasakyan dito sa mga nagpapa-swab test. Ayan po. Another isolation na naman. Abiruta Jalubu, thank you for watching, ma'am. Isolated na naman ako hanggang 19. Ano ba yan? Another sundot sa ilong na naman po. Kamusta po kayo? Kamusta kayong lahat? Keep safe po. Hello, ma'am. Abiruti Jalubi. Good morning, ma'am. Saan ba yung car namin? Ang daming ano yan, exit then exit swab test. Sana kaya yung ano. Oh. Iniwanan nakikipagdaldalan. Dami-dami na. Ayan, ganito dito sa Bahrain. Yan ang Bahrain. Saan kaya yun? Hello Coach Roger. Good morning po. Morning pa lang dito sa amin kasi it's almost 10 o'clock ng umaga po. Kahanap ako ng sasakyan namin.
Hello, Ma'am Susan. Good morning. Andito ako sa ano, sa exhibition. Another swab test. Another swab test po. At another isolation day. Hindi na naman ako makakalabas ng bahay. Ayan. Bawal na naman lumabas ng bahay. Kaya stay at home na naman po hanggang 19. Oh my God. Ibig sabihin po hanggang katapusan na naman po ng ano. Hanggang katapusan ng buwan. I'm done for the... Tapos na po yung swab naming tatlo. Tatlo kami nagpa-swab. Hinihintay lang namin yung kasama namin kasi yung vaccination niya kanong isang araw o kahapon dapat po ay hindi nagawa. Kaya tinuloy-tuloy na. Hello, Ma'am Terry Sorino. Good morning, Ma'am. How are you? Pwede na ako magpa-picture sa mga picture, sa mga sasakyan dito. Ano? Ang dami ko na Coach Susan. Tingnan mo yung may number ako. Oh. How are you? Fine. Finish your vaccination? No, madam. They tell with me. Before I fly it, I already... They Do. Already call with me. You're from where? Nepal? No, I am a Philippine. Ay, Philippine po? Ah, bakit kayo nag-ano yan? Bakit kayo nakapagpabaksin po? Eh, hindi po. Babalik pa po ako sa, ano po, bago po ako mag-flight. Bago ka mag-flight, another swab test or vaccine hindi po? Hindi po, vaccine na po siya. Second vaccine po kasi ito eh. Ah, second vaccine din, magpabaksin pa ulit. Hindi ka ngayon binaksinan? Hindi po. Kasi bago, po, ano po? Bago ka mag-flight, saka ka babaksinan. Ayan po si Kabayan, akala ko Nepali or Chinese. Kasi napakasingkit niya. Ayan po. March 24. Mabuti sa iyo, March 24. Kasama ko buka sa March 18. Tapos yung isolation namin hanggang March 19. Hindi po kasi sabi naman po nila, ang advisory, wala naman pong problema kasi po na-vaccine na po ako. Tapos na yung pangalawa. Yung pangalawa, hindi pa na ibigay sa'yo. Hindi pa po. So, babalik ka dito. Bago po ako bago ikaw mag-flight. Maybe, okay. Ayan si Kabayan, pauwi ng Pilipinas. Meron siyang flight on 24. Tapos magpapabaksin uli siya para sa pag-flight niya. Ayan po. Good saan luck po. Anong pangalan niyo, sir? Edwin po. Sir Edwin. So, saan kayo sa atin? Sa Pampanga po ako. Ah, Pampanga ka. Ako ah, okay. Ako naman po, ano yan? Mas bato po, mas bati. Tapos Cebu. Ayun yung mga kasama po. Dito? May tagal na sir. 23 years na po. Salamat sir. So, have a safe flight next time. Ayan yung dalawa kong mga kasama po. Ayan sila. Ano yan? Napabaksinan ka na? Mag-initigil ako sa April. April 10, pagbalik mo? Oo, pagbalik ko. Oo nga pala, April 7 pala, pwede June. Pwede ako mag-vacation. April 7 ang balik ko eh. Uuro lang isang araw eh. Ako yung pwede. Pwede pa pala eh. Pwede, pwede. Ayan. Ayan yung mga kasama ko. Kasama na sa injection. Kasama kong nasundot ang ilong. Ayan lang. Pwede pa pala kasi uwi ko. Pa-uwi na po kami. Pwede pa pala yung mag-vacation eh. Pwede ka pa mag-vacation sir. Pagbalik mo. Kailan ang balik mo dapat sir? April 7. O di pwede, pwede. Pwede pa pala. Pwede po. Kaya naku-quarantine naman ako noon. Paano ako magpapabakas? Hindi, pwede naman yun sir na ano yan kasi yung pagkabalik mo noon, tawag nito. Di ba iku-quarantine ka na naman noon, tatlong beses na swab test? Mm-hmm. Tatlong beses na swab test yun eh. Ayan na po, pauwi na kami. Ayaw na pauwiin eh. Ito yung papel namin oh. Patunay na kami natusok sa ilong. O,
tama, April 7, no? Kung uurong ako na isang araw, April 7. Ayan po. Pag nagkaroon ng delay, patay. Patay. Oh, kasi may possibility, may malaking chance sa madelay. Pag nag-delay ako, ano talaga yung ano? Apektado talaga yung mga, ano ba maganda niya? Ano ba maganda advice dito sa asawa ko? Ayan yung ano, ayan oh. Mindset na ako eh. Pwede ito din ay? Doon, diretso. Diretso yung exit doon. Ayan na po, pauwi na kung po hindi kami. Hindi ako makapunta ng April 10, pwede naman siguro ako pumunta sa ibang araw na lang eh. Pwede rin siya kasi wala namang ano yun. Punta naman pa kaya ako niya? Matuturukan ka pa niya kasi sasabihin mo po na ano yan, sa wag nito. Halimbawa, hindi ako nakapunta nitong April 10. Hindi, pwede yun sir. Kasi kahit naka-quarantine ka, pwede ka pa rin magpabaksin. Hindi, madam. Halimbawa po, na-miss ko na naman tong date na April 10. Hindi ako nakapagpabakuna. Tuturukan pa kaya ako mga 11 or 12. Pagdating mo ng airport, sir, yun ang itatanong mo po sa kanila. Toto, asan to? Amix? Diremix? Oo. Eh kung nadili na ako sa Pilipinas, hindi agad ako nakabalik din. Nagkaroon din ako ng aberya. Hindi, magpa-schedule ka ulit sir ng panibago. Magpa-schedule na lang ulit ako, punta ako dito, no? Oo, pa-schedule. Sabihin ko sa kanya. Schedule na lang. Schedule. Ride ka na lang po. Sabagay, pa-schedule na lang ulit, no? Opo, pa-schedule niya lang. Tama, 56 days nga talaga. April 10, no? 56 days niya. Yung kung ano? AstraZeneca. Okay na, Coach Annalie. Tapos na nasundot yung ilong. At meron na pong papel. Ayan. Tama nga yung notice nila dun sa ano. Sa pinakita ko kasi yung notice eh. Sabi ko, nalito ako ba? May skating ako ng 30 tapos may notice na bang kami. Pinina nila yung notice. Dun na sinunda nila. Pero patag schedule sila no March 30. May dito ka dapat sa kanan. Kanan ka, uy. Wala ka na mahirap ka na dun gumiko. Umabutan ka dun sa dulo. Hindi na ako papasok ang putan. Dire-direto bakasyon na ata. Kanan ano, di. Kanan. Itinong ko muna yung urong ko. 18 eh. May hanggang 19 ako. So 20. Sa 20 na ako sisipad na yan. Opo. Ah, this is highway? No. Andes mo naman, no? Ang pentong driver na to, hindi alam nito. 8-9-10, eksaktuhan, oh. Eksaktuhan, oh. Ayan, bibili ako ng pagkain bago huli kasi. Bibili na rin ako. Wala na naman kami. Anubuhin ko? Wala na naman kami labasan. Kasi may ano, may notification yung aming mga telepono. Madikit ngayon eh. Lahat yung telepono namin, pag lumabas ka ng 10 meters mula sa bahay namin, magkakaroon kami ng ano yan. Pupunta kami ng pulis. Kaya yung quarantine namin every time nag ano yon, nagmo-monitor yung ano, yung be aware sa amin, tapos bibigay kami ng picture kung talagang andun kami sa loob ng bahay. Alam niyo yon, hindi kami pwedeng lumabas. Cannot go outside from today to 19. Grabe no, ang haba. Ano, bumili ngayon ng ano din, ng kakaunti na lang yung pang ano doon, 'di ba, yung tawyo. ano kami, mag-isolate kami ng adobo. Papangalan ko. Sana pala, hindi ko na ibinigay mo. Sana sir, hindi ka na lang niya
pwede ko nasa labas, yung... Nasa labas ka kasi nun, di ba? Nalabas ka ba o nasa loob? Nasa loob din ako ng bahay, tinex niya ako eh. Sir, pwede ko ba hingin yung CPR number mo? Ako naman si Tanga, binigay ko. Tapos saka ako nagtanong, sir, ano to? For contact tracing? Oo, sir eh. Ay ko, sir, parang narunog tayo dun eh. Eh, baka kasi maano din ako eh. Magkakaroon siya doon ng penalty. Yung sa baksan mo, sa gobyerno yun ba? Di ba? May number ka naman doon. Sa ayan po. Pariwang bahay. Bahay. Oo. Saan ba tayo? Ha? Regia. Tapos, pipila ako na. Magkita kita na sa bahay. Magkita kita. Ano yun? Daan tayo doon sa ano? Sa Nisto? Nisto na lang tayo. Pwede pa tayo. Daan na lang tayo ng Nisto bago tayo umuwi. Mahirap yung ano yan. Makabili tayo ng pagkain. Wala nang labasan. Ilang sang bumalok, ado buhi ko. Hindi pala, hindi isang bumalok. Mga tatlong bumalok, no? Iba-ibang luto, no? Hindi ka ganun pa, pre. Hindi ko kayo mag-wista. Natuwi mo na yung kaluto mo na lang. Hindi, okay lang kahit pa isili nyo. Right side na eh. Hindi ko rin yung pag-aayaw, wala ka't ba yung sige. Mapipisak sa loob ng bibig ko eh. hindi ko na lang tatarin yung sili, sir. Wala problema po. Buo eh, no? Buo. Sabi ng sili, no? Kalahating kilo yung bili ko. Kasi mura eh, 400 lang ang kwan. Yan, sa Nisto. 900 yata ito. Pero hindi ka mahilig yung mga, yun, mga dipping sauce, no? Gaya ng mga kapatid ko rin. Patis-patis. May mga sili-sili pa. May kalaman ng sili. May lang gano'n, no? Ano? Ano kami niyan, sir? Yung sausawan? Sausawan? Okay po yun. Yung may ganun tao na hindi makakain. Yung kapatid ko ganun. Hindi makakain na walang ganun yun. Guys, ito po yung ano. Yung dating ano, Sheraton. Ngayon Kalansay. Pagdating sa bahay, pinutin na natin yung self-isolation. Tinanggal talaga nila lahat. Ayan o. Renovation talaga sila. Talaga yun o. Talaga tinanggal lahat. Bakit ang sirat nangyari dyan? Talagang i-renovate. Bakit kaya, nangyari dyan? Ano, yung tinanggal lahat, papalitan. Ano nga pong nangyari? Bakit ni-renovate? Inabot yun na yung lifespan? Hindi naman. Actually, yung Sheraton, every 6 years silang nagre-renovate eh. Tingnan mo nga itong Golden Tulip. Oh, ito yung pinakaunan. Alam mo, yun pala ang pangit sa mga condominium, no? Kukuha sana ako niyang hulug-hulugan. Yung pala, wala din ang kwenta investment niya. Darating yung taon, gigibahin talaga yan kasi yung may lifespan yung building na yan. May lifespan yung mga building. Kaya yung investment mo, wala. Tapon, mahal-mahal ang bili mo. Kaya bumili ka na lang talaga ng mga lupa. Tapos patayuan mo, paano mo gusto mo ipatay bahay o ano. Magandang mag-invest sa lupa kasi yung lupa kasi habang tumatagal. Oh, hindi siya nagde-depreciate, nag-aano pa siya, nagmamahal. Oh, nagma-maturity siya, nagmamahal. Ang condominium eh 30 years yata 'yun ang kwan. Kasi pag nag-ano ka ng lupa, yung kung meron kang pera, i-invest mo sa lupa. Dahil yung lupa pag bininta mo 'yan ng ano 'yan, parang gold. Gusto ko mabili ng bilhin yung lupa nung misis ko. Yung nanay niya, benta ng benta. Yun yung maganda doon, sir, na ano yan, nai-invest. Paano mo wisit lang yung nanay niya, benta ng benta, sabi. Ayaw siguro ng nanay niya ipamana sa mga anak? Hindi, yung parang mama ni Roy. Yung nanay niya kasi, bulay-ug ko sa Bisaya, bulay-ug. Bulay-ug? Oo. Gusto lang easy money? Oo, yun, eksakto. Easy money, easy go. Oh. Ayaw nila, hindi nag-iisip yung sir na later on, pag nagkasakit ka, wala ka nang maano yan, dapat saka na lang. Saka na mag-ano. Wala namang pinag-aaral. Wala namang saka na sana. Saka na dapat kapatid. Ang ano kasi, ang investment, kailangan mo yung paalagaan. Sinalis ko yung asawa ko eh. Sabi mo sa mga kapatid niya, magbibigay ako na 1,000 buwan-buwan. Sabi mo, dapat sila magbibigay para pag sinasama-sama, may pagkain na yung matanda doon. Ayaw ko mga kapatid. Mahala kasi ako na nga nagsabi. 1,000 sa buwan-buwan. Pero yung 1,000 na yun, magbigay din sila. Kung pinagsama-sama mo yun, laki na yun. Pagbili na ng gamot, wala silang magkakapatid eh. Wala ha. Walang pakinabang. Ang asawa ko, hindi siya gano'ng ka-intouch sa family niya yung pag tinawag ng nanay ng tatay. Sabi niya yung good, abiyan na po kami. Di ba
ko siyempre, may anak ng dalawa. Siyempre, pag may sakit yung nari, tatawagan, punta ka rito, dalhin sa hospital, ganyan. May anak akong dalawa, wala akong pag-iwan. Marami akong kapatid na naandiyan sa kapitbahay nyo na pwede naman matulungan kayo dyan. Pagbitika mo yung asawa ko, medyo ano pa rin sa ilag sa akin. Thank you. Kahit na pag-uhuli na ako sa mga pwede, sabi ko, wala nangyari.